Sa Tamarawan, ang Tamarawan Falls. Oo, syempre, obvious naman. Tapos, ano, malapit na mag-extinct yung mga Tamaraw, kaya pinasimento nila. Hindi na mawawala. So yun nga pala guys, kapag kaliligo kayo dito, hindi pwedeng maligo doon sa mismong falls yung naandun sa may highway. Kasi yung unang-una, malakas yung pressure ng tubig. Hindi kaya ng katawan ng tao na maligo sa ganong kalakas ng tubig. Tatalamsik ka lang. Maka maka-injury ka, ganyan. Iba lang yung kulay niya sa ngayon. Dahil siguro nag-ulan. Pero pwede na maligo. So yun guys, 10 minutes mula dito sa Tamaraw Falls, meron kayong makakainan. Kaya pwedeng tambayan. Punta tayo doon mamaya na konti. Ngayon na pala, dahil syempre, hindi nyo mahihintay eh. Kaya namin pipigilan kung gusto mo magbuko eh. Abundant ka ang Puerto Galera sa buko, diga? Oo. Kita mo, yung lahat ng natatanong mong yan. Oh, puro buko. Ayun ako, kita sa video. So guys, dito naman tayo sa ano, mangroves. So ano nga ba ang purpose ng mangroves? Kung bakit meron dito sa Puerto Galera? Tsaka syempre, dahil ang Puerto Galera ay baybaying lugar, baybaying bayan. Ano yung purpose kung bakit may mangroves? Tingnan natin. So yun guys, kapag papasok kayo dito sa mangrove, syempre dahil conservation area siya, sisingilan kayo ng 50 pesos fee. 422 meters daw na lakad. Kaya handaan yung mga paa nyo, lalo kung basag ang kuko nyo. Ito ang ating mangrove species found in Oriental Mindoro. So mababasa nyo dyan at makikita nyo yung different species of mangroves. Na nakakatulong yan at nagsisilbing tahanan ng mga species sa ilalim ng dagat. So let's go! Sa ano, Virgin Island. Nasa Mindoro pa rin siya. Kadakit pa rin siya ng ano, mainland Mindoro, pero Virgin Island kung tawagin. Tingnan natin kung bakit Virgin Island. Ito yung pinaka-landmark ng Virgin Island. So makikita natin dito syempre si Virgin Mary. Mama Mary din ang patron saint ng Puerto Galera. Kaya yung simbahan dito sa Puerto Galera ay Immaculate Conception Parish. Yun lang, ano? So, nasan tayo ngayon? Ay, nasa Mangyan Village. Mangyan Village, sa Lipanon. Ay, hindi. Bigyan din sa Vero. Ah, sa Vero. Ang galing yun. Saan ako gawa pala ako? Ready.
Mamaganda namin papuntang Talipanan Falls. Opo. Talipanan. Diretso lang. I-guide po namin kayo. Ha? Kami, kung gusto niyo pumunta dito sa Talipanan Falls, may dalawang option. Una, magpapaguide kayo na 100 per head daw. Ayun, so ituturo nila kayo, i-guide nila kayo kung saan mas madaling dumaan, tsaka saan yung safe. Then pangalawa, pwedeng sariling sikap. At kayo nang bahala tumuklas kung paano kayo makakapunta doon. Yung iba, hindi nakakapunta dito sa mismong falls. Doon na lang sa baba na liligo, doon sa may mga parang sapa-sapa doon sa mga sa parang mga pool. Pagka hindi na nila kaya. Ayun. Sa likod ko ngayon ang White Beach, Puerto Galera. Ano? So sa Puerto Galera, ito ang isa sa dinadayo ng mga turista. So iba't ibang pwede nyo magawa sa White Beach, ano? Kung nakikita nyo mga naikot-ikot doon, mga water sports activities, pwede kayo syempre, pwede kayo maligo dahil dagat yan, pwede kayo mabasa, pwede kayo mag-swimming-swimming, gano'n lang. Tapos meron din dyan paggabi, may mga fire dances, may mga bars na pwede nyong puntahan para anoorin yung mga programs nila, yung mga events nila. Ayun, so kita kit sa White Beach, Puerto Galera. Punta na kayo dito kung may budget kayo. Dahil medyo pricey yung mga ano dito, ano. Kamahal nga na ako, parang 200 days ang bote. Yun lang. Papunta tayo ngayon sa Kainang Bangka, sa ipinagmamalaking center of the center of marine biodiversity ng Puerto Galera. Pwede ka ditong mag-dive o kaya mag-snorkeling para makita mo ang mga kulay at magagandang coral reefs and fishes. Nandito tayo sa Molle Heritage Park kung saan sinaselebrate ng Puerto Galera ang Aldaw Kapayaan Festival. Nagsimula yun June 5 hanggang June 12, magtatapos yun. Yung Aldaw Kapayaan Festival ay siyempre mula sa festival ng Puerto Galera ng Aldawan. At saka yung pangalwa na sinaselebrate naman ng buong Pilipinas, yung Independence Day, yung Kalayaan. Kaya Aldaw Kapayaan Festival. Ayun. Note nyo yun dahil ito yung first ng Puerto Galera. Welcome to Muelle Heritage Park, ang lugar kung saan makikita ang pagkakakilanlan ng Puerto Galera. And that's a part of the celebration for the Aldaw Kapayaan Festival. Puerto Galera presented different extravagant arts from different talented artists which showcase how Galerians preserve and patronize local arts. The paintings portray nature and the living of the people, which are influenced by the real-life scenarios from their everyday life.